Yo, what's up mga kaibigan? Nandito na tayo magkwentuhan. So, ang Gilas Pilipinas ay opisyal nang tanggal sa contention para sa FIBA World Cup. Wala na nga tayong pag-asa pa na umabante sa next round matapos na mawalis tayo sa group stages ng Dominican Republic, Italy at Angola. At nawalis nga tayo sa ating sariling home court sa harap ng libo-libong Pilipino na pinaghandaan ng mga laro na ito. Pinagtrabahuhan ang bawat salapi para sa mga tiket sa mga laro para lang maipakita ang kanilang suporta sa ating pinakamamahal na koponan ng Gilas Pilipinas. Ganun pa man bigunga ang ating national team na manalo ng kahit isang game man lang. Bagkus pa na moral victories na naman ang nakuha natin na kesyo nakadikit, pinahirapan, pinabilib ang mga NBA player o kung ano pa man. So ito ngang video ay isang mensahe para sa SBP, PBA at kay Coach Chad Reyes ng isang Filipino basketball fan na pagod na o nagsasawa na sa paulit-ulit na proseso. Noong 2014 ay nadikitan natin ang madaming bigating team sa World Cup at talagang natalo lang tayo sa experience. Isang bagay na acceptable talaga lalo na't heavy underdogs nga tayo noon. Kulang tayo sa height, experience and talent. Ngunit lumaban tayo at pinakita natin ang ating puso. Madami tayong natutunan sa FIBA World Cup 2014. Great learning experience ika nga. Ganun pa man tila ba napako na tayo dito. 2023 na at walang usad ang ating basketball program. Hindi na pwedeng gawing rason ang ating height, talent and experience. Naglaro din tayo sa harap ng libo-libong Filipino fans. Wala tayong jet lag. Komportable tayo sa ating sitwasyon dahil nasa home court nga tayo. So ano nga ba ang mali? Obviously ang sistema natin, mapa-coaching man yan o kaya naman sa pinakataas. Si Coach Chad Reyes ay isang legendary PBA coach, isa sa mga pinakamagaling na coach sa history ng Philippine basketball. Noong World Cup 2014 ay walang duda nang tumugma ang kanyang sistema sa ating style of play at para na din sa main option ng ating opensa na si Andre Blatch. Solid dribble drive offense nga dahil may big man tayo na kayang magdala ng bola. Ibig sabihin na isang big lang ang nasa pinta dahil nasa labas si Andre. Pag sumalaksak siya ay nakaabang ang mga tulad nila Jeff Chan, RDO at iba pa na mga shooters. Habang ngayon nga ay aatake sa pinta si JC habang nasa pinta din si AJ Edu at Junmar Fardo. So wala ngang spacing. Dito pa lang nga ay malaki na ang problema natin. 2014 yon at 2023 na ngayon. Nagkampyon ng Warriors sa NBA 2015. At simula nito ay nabago ang buong basketball world. Nauso ang ball movement. Nauso ang opensa na reliant sa 3 points at napag-iwanan ang dribble drive offense. Kaya naman magaling na coach si Chad Reyes sadyang napag-iwanan lang talaga ang system na nakasanay niya at hindi na ito epektibo sa international stage. Sa SBP naman o samahang basketball ng Pilipinas ay sana nga ayusin na natin ang sistema ng ating national team. Bigyan sana ito ng mahabang panahon para maghanda. Magkaroon sana tayo ng matinong lineup na gagamitin sa mga competition. Isang coach na hawak talaga sa Gilas full time. Hindi yung bawat window ay iba ang players and coaches natin. Paano nga tayo makakabuo ng chemistry kung ganito? Nakita na natin noon na hinawakan nito ni Coach Toroman only to be replaced by Coach Chat. Hinawakan nito ni Coach Tab noon only to be replaced by Coach Yeng Yao. Bumalik kay Coach Tab ulit at pinalitan na naman siya ni Coach Chad Reyes. Hindi nga kailangan ng henyo upang masabi na mas maganda ang takbo ng Gilas under Coach Tab and Toroma noon. Kaya naman sana ay makinig kayo sa boses ng mga fans sa pagod na sa learning experience at mga moral victories. Lalo na't alam naman ng lahat na kayang-kaya na natin. Kailangan lang talaga ng maayos ang sistema. Mapa-coaching man ito, mga practices, conflict of schedule sa PBA o kung anumang pamumulitiko na nagaganap na hindi nakikita ng publiko. At sa PBA at sa mga team owners ay sana panindigan natin ang mga kataga na bayan muna bago sarili.